Hi everyone, it's me Bea and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa rin ako ng mini Shopee haul. Kung napanood niyo yung last video ko, hindi pala last video ko, yung mini Lazada haul ko naman din. Ngayon naman, magsha-Shopee haul naman tayo. Mini lang din to, kaunti lang din yung mga binili ko. Pero karamihan sa kanila is parang puro pang babae. So kung gusto nyo malaman kung ano-ano yon, please keep on watching. Kung mapapansin nyo, hindi gaano maayos yung camera kasi nga may tagahawak lang ako dyan. Kasi bumili ako ng tripod sa Shopee. Unahin ko na to na ipakita sa inyo para magamit ko na throughout the video. So eto siya. May box siyang kasama. Ito. Nabili ko siya sa halagang 99 pesos. 99 pesos lang pa ito. Pink. Alam ko marami na sa inyong nakakita nito kasi marami talaga ito sa Shopee, sa Lazada, pero sa Shopee ko siya binili. 99 pesos lang to, tapos meron na siyang kasama dito for camera. Tapos meron din siya ditong cellphone holder. Tapos nahahabaan pa siya. Meron na ako dati ng Gorilla tripod. Yun yung ginagamit ko lagi. Pero ngayon, siguro eto na. Kasi nahihirapan ako. Gaya ngayon, lagi ako sa lapag nagbibideo. Lagi ako nasa lapag nakaupo pag nagbibideo ako ng mga sit-down vlogs. Eh ngayon, parang naisipan ko bumili neto para kahit sa sofa, pwede ako mag-video. Parang hindi rin ako nahihirapan. Ano naman siyang matibay. Hindi siya purong plastic, no? Hindi siya purong plastic. May pagka-stainless din siya. So, yun. Gagamitin ko na siya ngayon. Nakikita nyo na lang ayos yung camera. Same na. So, ngayon gamit ko na yung tripod and medyo okay na kasi anong tawag doon? Parang eye level ko na yung camera, ganun. Hindi na ako nahihirapan na ganun. Nahihirapan kasi ako minsan doon sa Gorilla pad ko. Gorilla tripod ko pala. So, next naman is bumili ako ng silicone nipple tape sa Shopee. Yan. 29 pesos lang to. Bumili ako pero hindi siya umabot sa araw na kailangan ko siya. Nagamitin ko kasi sana siya sa Boracay pero wala, hindi siya umabot. Ayan, ayan siya. Pero, ayun, nagamit ko pa lang to once pa lang pero goods naman. Hindi siya bumabakat sa damit. And, hey. Next na binili ko sa Shopee na hindi rin umabot. na hindi ko rin nagamit. Sa Boracay is etong swimsuit. Bumili rin ako sa Shopee ng swimsuit. Hindi nga lang din umabot sa araw na kailangan ko siya. Eto, binili ko siya. Sobrang nagulat ako kasi sa picture akala ko makakapal. Pero eto lang siya, manipis lang siya. Pero maganda to. Baka gamitin ko rin to sa susunod na beach trip namin. Eto yung likod. May kasama siyang foam. Then nabili ko siya sa price na 179. Binili ko siya kasi gusto ko yung may mga patali-tali, ganun. Mga patali-tali dito. Tapos etong underwear din, etong bottom, itatali mo lang din siya. Kinakabahan ako dito kasi hindi ko pa 'to nagagamit. Ayan. Makikita niyo lang 'to sa mga susunod ko mga pictures sa IG. Noon na lang 'to ipo-post. Next naman na in-order ko sa Shopee. Ito medyo nanginayang lang din ako dito. Siguro mali lang talaga ako ng desisyon sa buhay. Ito, itong sandals na to, ayan. Ang ganda niyan. Alam niyo ba kung magkano ko lang ito nabili? 9 pesos sa Shopee. Mali ako ng desisyon. Dapat pala laging plus 1 yung yung pagkabibili ka ng sapatos sa Shopee, dapat pala yung size mo plus 1 lagi. Kasi ang liit niya sa akin. Size 8 yung pa ako tapos nagsugat yung pa ako dito. Next naman, ito yung pinaka-unang-unang pinurchase ko sa Shopee. Itong Nova 825 straightener free Nova blower. May kasama siyang blower. Actually, kailangan ko talaga itong dalawang to nung time na yun kaya ako bumili. Kasi ipifilm ko yung lightness keratin blowout. Eh, di ba marami nag-comment sa akin dun sa Bremod keratin ko na dapat nga daw pinaplansya siya tsaka binoblower. So, bumili ako ng sakin. Siyempre, ayun, mapapanood nyo itong dalawang to ginamit ko dun sa video na yun. Lilink ko dyan. So, gusto ko yung blower kasi
maliit siya. Tingnan nyo naman, o, oh, diba? Hindi ko lang alam kung magtatagal sa akin to, pero feeling ko, oh, kasi hindi man ako pala blower. Pero pwede mo siya, o, oh, gamitin pang travel, pwede mo siyang dalit. Tapos yung plancha naman, itong plancha, hindi ko alam kung hindi siya ganun, hindi siya gaano kainit, pero pwede na. Siguro maganda to sa para sa mga maninipis yung buhok, pero sa buhok ko kasi hindi siya gaano tumatalab. Kasi nga makapal yung buhok ko, tapos hindi siya ganun mainit. Baka pwede siya dun sa mga maninipis yung buhok. Nabili ko lang to, ang dalawang to, sa price na 235, dalawa na. So, not bad. Next naman is this laundry basket, foldable, washable, dirty clothes, organizer, withdraw, string, storage bag. Nabili ko to siguro around 60 to 77 pesos. Di ko na maalala kasi dun ko to pinurchase sa cellphone ng mami ko. Pero eto, binili ko siya para gamitin dito sa dorm. Kasi nga yung, kasi yung lagayan ko ng mga maruming damit walang seal, walang zipper. Eh gusto ko yung hindi nakikita yung mga marumihan ko. Ayan, ganyan. Ganito yung tsura niya. Oh! Ang laki! Ngayon ko lang ito binukulat. Ang laki pala na ito. Ayan o. Wash me. Nakalagay, wash me with, wash me nini. Wash me with wash me nini. Ayan. So mamaya, ayusin ko na yung mga marumihan ko dito. Ayan siya. Ganyan siya ang laki. Tapos, syempre pag dadali mo siya sa laundry, pwede mo, igaganto mo siya o. Mmm! Gaganto mo. Dala mo pala pang apo. De, ayan, ganyan siya. Mamaya ayusin ko na yung mga marumihan ko. Lalagay ko na sila dito. Ito na. So, ito. Last na to. Last product na to. Last product na to. Itong Playtex Gentle Glide. So, mga hindi nakakalam tampon to. Hindi ako expert. Hindi ako expert sa paggamit ng tampons. Pero kasi, tampons really saved my day nung nasa Boracay kami. So, yun. First time ko lang gumamit ng tampons nasa Boracay. And, so far, okay naman siya. Medyo nakakailang lang, syempre, kasi first time. And sobrang laking tulong niya din kasi. So, etong Playtex, parang dito lang ako na komportableng gamitin, ganun. Dito sponsored, duh. Tingin niyo naman, i-sponsor ako ng Playtex. Sino ba ako? Kilala ba ako para sponsor ng Playtex? So, ayun, hindi ko pa ito na-open. Nabili ko ito sa Shopee. May store kasi yung Watson sa Shopee. Pinatry sa akin kasi nung kaibigan ko nung nasa Boracay kami. Then, nung tinry ko siya, sabi ko parang comfy ako kung gamitin tong tampon na to. Yung sabi ko, anong brand niyan? Sabi Playtex daw. So, bumili ako ng sarili ko. So, bumili ako netong tampons with plastic applicator, 8 pieces yung laman neto. Ang price niya is 174. Unscented siya. Yan. Ay, ayan, inopen ko na. Bumili ako neto kasi kailangan may beach trip na naman kaming pupuntahan this coming week. So, ayan. Yan siya, ganito. 8 pieces siya. Meron naman ditong direction to use. Ayun. Hindi kasi ako expert sa paggamit na ito. Bali, nandyan lang din yung mga tropa ko taga-support. Sige, kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Huwag mo isipin. Meron kang suot na crampon. Ganun. Ganun lang nila ako. Mag-open ako na isa. Yan, oh. Sayang to, oh. Ito. Mag-open ako isa. Ayan, ito siya. Siguro sa mga first timer, pwede nyo itong gamitin. Parang feeling ko mas okay ito sa mga first timer eh. Ayan o, ganyan yung tsura niya. So, pasok nyo siya, tapos ipupush mo lang siya. That maiwan yung cotton sa loob. Tapos, dapat nakalawit to lagi yung ano ito. So, pag syempre nasa loob, natanggalin mo na itong plastic. Itong buong plastic na tatanggalin mo na. Tapos, ang maiiwan lang itong string. Tapos, malalaman mo siya kapag puno na, kapag meron ng blood yung string. So, pwede mo na siyang palitan. Ito talagang Playtex yung masasuggest ko for those first timer na gusto mag-try netong tampons. Kasi, ako nga first time kong gamitin yun, pero parang, ang bilis. Ala, okay na na. Nailagay ko na siya, ganun. So, walang ka-hassle-hassle. And nakakatuwa kasi nag-water activity na kami. Kung mapapalad nyo doon sa video ng Boracay trip ko, nakapag scuba diving na kami, nakapag UFO, winagayway na kami sa UFO, pero wala. Walang kahit anong leak. Ang angas. At nakapag swimsuit pa ako nun.
So, that's it for today's video. Sobrang ikli lang neto. Sana nagustuhan nyo tong video ko. And kung meron kayong natripan dito sa mga nabili ko sa Shopee, ilalagay ko na lang dyan sa description box below. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And don't forget to follow me to all my social media accounts. Thanks for watching. Till my next vlog. Bye.